Very blessed morning to each and every one of us. Sa ilang sandali, makikita po natin ang parallels o yung pagkakahalintulad ng totoong Kristo doon sa pekeng Kristo na kung tawagin ay ang Antikristo. Silipin po nating mabuti, namnamin nating mabuti, obserbahan nating mabuti, sapagkat binanggit po sa banal na kasulatan na ang espiritu nitong Antikristo ay nagkalat na po sa buong mundo. Pero magkaiba po yung mga Antikristo doon sa totoong Antikristo. Ang Antikristo pong ito ang pinakamasamang tao na mabubuhay sa balat ng lupa. Pero hindi na po natin aabutan yan dahil mararapture na po tayo. Meron pong mga pitong katangian or parallels, or should I say, yung pwede natin gawing comparison between the Lord Jesus Christ and the Antichrist. Ito po ay para tignan natin yung kaibahan ng mabuti sa masama. Tunghayan po natin. Nangangaral sa ilang si Juan Bautista. Hinulaan na rin ng Biblia ang pagkapanganak ng batang ito upang ihanda ang daan sa Kristo na darating sa buong mundo, sa tagapagligtas na darating sa buong mundo. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Si Juan Bautista, bata pa lang, batid na niya na ang kanyang pinakapangunahing papel sa kasaysayan ng kaligtasan ay ang ipakilala o ang ituon ang mata ng bawat nilalang sa mundo sa Panginoong Hesukristo na siyang kordero ng Diyos na nagtatanggal ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Sa kabilang banda naman, merong ipapanganak na bula ang propeta. Malamang sa malamang may ipanganak na po ito. At ito po ang gagamitin ni Satanas para po ihanda ang daan sa Antikristo. Kung meron pong ginamit ang Panginoon para ihanda ang daan ng totoong Kristo, meron din gagamitin si Satanas para ihanda ang daan ng Antikristo. At dahil inihanda nito ang daan doon sa Antikristo, ang mga tao ay malilinlang. Ang mga tao ay mananabik tulad ng pananabik ng mga tao noong una sa totoong Kristo. Ang mga tao naman na maiiwan at sasapit sa tribulation ay mananabik sapagkat akala nila ang Antikristo ang magliligtas sa mundo. Pero dyan po sila nagkamali. Nakalakad ang mga pilay. Nakakita ang mga bulag. Gumaling ang mga may sakit. Maging ang mga patay na wala ng buhay at nakalibing na sa kanilang mga alaalang libingan sa loob ng 4 na araw ay muling bumangon dahil ibinangon sila ng anak ng Diyos na siyang buhay na sa mundo'y dumating. Ang Panginoong Hesukristo ay puspos ng kaluwalhatian, kaya hindi po katakataka ng Panginoong Hesukristo ay magagawa ng mga kamangha-mangha mga bagay. Kayang-kaya niyan. Walang duda. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero hindi siya magpapatinag ang Diablo sapagkat gagawa rin siya ng paraan para linlangin ang mundo. Sa pamamagitan ng Antikristong ito, naggagawa rin ng mga mirakulo at mga kamangha-mangha mga bagay, malilin lang ang buong sandaigdigan. Marami rin gagawin ng mga alagad ni Satanas para linlangin ang mundo, para alisin ang mata ng mundo sa totoong Kristo.
at ilagay sa Antikristo. Pero yung mga naiwan sa rapture, sila po ang makakatikim ng una, yung mga mirakulong ito na kanilang hahangaan to the utmost, na sabihin nila, wow! Grabe ang mga himalang ito. Hindi nila nalalaman na ang pinagmula ng lahat ng ito ay si Taning o si Satanas na Diablo. Tumayo ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkakaupo sa Last Supper. Kumuha siya ng planggana, binuhusan ito ng tubig, kumuha rin siya ng tuwalya at ipinilupot ito sa kanyang baywang. At isa-isang hinugasan ang mga paa ng disipulo. Tanda ng totoong kapakumbabaan. Tanda ng totoong pagiging humble. Tanda ng totoong kabutihan. Pag-ibig. Dalisay na pag-ibig. Agape love na kailanman ay hinding-hindi pwedeng pantayan ng kahit na sino. Ngunit sa kabilang dako, ang Antikristo ay hambog, mayabang at palalo. Marami siyang mga bagay na gusto niyang makuha at angkinin. Gusto niyang pamahalaan ng mundo. Gusto niyang kontrolin ang mga tao. Kakaiba sa totoong Kristo. Kakaiba sa ating Panginoong Hesukristo. Ang persona ng pag-ibig, ng habag, pagyakap, at pagmamahal. Ang Antikristo sa kabilang dako, ang persona ng kasamaan, kabalakyutan. Ang isa na balakyot na si Satanas, ang siyang pwersa. Para ang Antikristo ay kumalaw ayon sa kapangyarihan ni Taning o Satanas. Alas 9 ng umaga, dumako ang buong grupo ng mga sundalong ito na meron silang isang biktimang parurusahan, isang biktimang walang kasalanan, perpekto at mapagmahal sa buong mundo. The victim, the Lord Jesus Christ Himself. He will offer Himself as the Lamb of God who takes away the sins of the world. After 6 hours, sumigaw ang Panginoong Hesukristo, Tetelestai, naganap na, it is finished. At inukayok ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga ang Diyos Anak para sa buong sangkatauhan na kanyang nilikha, para ang mga tao sukat magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Sa kabilang banda naman, Satanas ay gagawa ng isang mirakulo. Sabi ng Bible, ito yung fatal wound na dadapo sa Antikristo. At ang Antikristo rin ay mamamatay. Mamamatay din ang Antikristo tulad ng pagkamatay ng totoong Kristo. Subalit, may kaibahan pong malaki. Ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo ay kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay sapagkat siya ay Diyos. At bilang Diyos, hindi pwedeng mamatay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kusa niyang iyunukayok ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Tala ng pag-ibig sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Sa kabilang banda naman, ang Antikristo ay namatay, dala ng kapangyarihan ni Satanas. Puno ng kabalakyutan, puno ng kasakiman,
merong inihahandang plataporma sa buong sandaigdigan na pagniyakap ng mga tao ito. Umpisa na ito ng kanilang doom. Namatay ang anak ng Diyos sa Kalbaryo. Gayun din naman, namatay din ang Antikristo. Nagmamadali sina Pedro at ang ibang apostol patungo sa libingan sapagkat kababalita lang ni Magdalena na wala na roon ang bangkay ng mahal na Panginoong Hesukristo. Agad-agad silang pumunta roon at agad may nakita mga anghel at sinabi, "Bakit ninyo hinahanap ang nabubuhay magpakailanman sa daigdig ng mga patay?" Yes, mga kaibigan ko, nabuhay ang Diyos Anak. Nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, death cannot hold him. Walang grip ang kamatayan sa Diyos Anak. Buhay ang Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon, nasa puso ko, nabubuhay magpakailanman. Pero si Taning ay hindi pa payag na matalo. Opo, sapagkat ang Antikristo ay kanyang bubuhayin. Oops! Mali po yata. Yung kaluluwa ng Antikristo pupunta na po sa Hades. At sasanib na si Taning sa katawan ng Antikristo. Sa muling pagkabuhay ng Antikristong ito, si Satanas na po yun na nasa laman. Matinding kahirapan ang sasapitin ng mundo sa natitirang 3.5 years ng tribulation na kung tawagin ay the Great Tribulation. Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko na idadaiti ang aking kamay sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Ito ang naturan ni Tomas na apostol ng Panginoong Hesukristo. Subalit, agad pumaroon ang Panginoong Hesukristo at sinabi, "Tomas, halika, iyong idaiti ang iyong kamay sa aking mga kamay, ganun din sa aking tagiliran." At simula noon, nakita ng mga disciples na buhay ang Diyos Anak at ang mabuting balita ng kaligtasan ay ikinalat sa buong mundo. Hindi mapipigilan ang pagkalat ng gospel. Hanggang ngayon, ang mga tao ay nag-create ng kanilang mga sariling YouTube channel para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos Anak na si Hesukristo na 2,000 years ago muling bumangon gamit ang sariling kapangyarihan dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos Anak ay buhay. Buhay magpakailanman. Lahat ng tao ay ninanais niyang maligtas. Hindi napigilan ang pagkalat ng gospel. Simula noong 2,000 years hanggang sa panahon natin ngayon, marami nag-create ng YouTube channel para ipahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. After ng pandemic, ginamit ng Panginoong Hesus ang social media para ipahayag ang kanyang katanyagan at kapangyarihan sa buong sandaigdigan. Teka, sandali lang. Hindi papahuli si Satanas. Kakalat din sa buong mundo ang pagkabuhay ng Antikristo. Ito ang magiging dahilan para hawakan niya sa leeg ang bawat tao. Nakasabihin niya, "Kung hindi kayo nagpatatak ng numerong 666, walang pwedeng bumili, walang pwedeng magbili, hindi kayo kakain, magugutom at mamamatay kayo." Doon matatanyag ng Antikristo sa buong mundo at lalabas ng kanyang sarili kulay o yung totoong kulay ng kanyang ugali, balakyot na masama
dahil ang isa na balakyot na si Satanas ang siyang nananahan ngayon sa katawan ng Antikristo. Kumalat ang buong balita. Kumalat sa buong mundo. Nang makita ng mga disciples si Jesus, sinamba nila siya hanggang pumanik ito sa kalangitan. Ang pagsamba ay isang ekspresyon ng ating pananampalataya sa Diyos na nagmamahal sa atin. Ekspresyon na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng kahit na ano paman, sapagkat ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay walang katumbas. Subalit, tinatanggap niya ang ating pagsamba. Tinatanggap niya ang ating worship dahil siya ay mabuti. At alam niya na tayo ay sa Kanya sapagkat naglagak tayo ng pananampalataya sa Kanya bilang our personal Lord and Savior. Pero hindi magpapatalo si Satanas. Sasabihin niya, itigil ang paghahain sa templo at sambahin ninyo ako bilang Diyos. Opo, gamit lang ang puppet na Antikristong katawan, pero ang totoo nun, si Satanas po yun. Patagal niya ng desire na maging Diyos. Yan na po ang nangyari. Yan na po ang nangyari. Sa pagsamba ng mundo, only God knows kung anong mangyayari pagkatapos. Pero ang good news, yan ang bagay na hindi na po natin maaabutan dahil dadagitin na tayo ng Panginoong Hesukristo. Yes, mararapture na po ang church. Mararapture na po ang lahat ng believers ni Lord Jesus. Hallelujah! So, inyo pong natunghayan ang tinatawag na parallels ano, ng Panginoong Hesukristo sa Antikristo. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa atin pong channel, inaanyayahan ko po kayo, click the notification bell and then share the video dahil ito po ay talaga po namang masasabi kong magbe-benefit po tayo. Thank you po and Jesus truly loves us all.